Naimbag. Nga bigat tayo, Apo. Agtugaw tayo. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga iba't ibang ahensya na dumalo sa ating minamahal na probinsya ngayong araw na ito. Of course, gusto ko rin i-acknowledge iti ayayaten tayo, ti ama, ti probinsya, ti kasinsinmi, ni Apo Gov. Matthew Marcos Manotok. Adatuyen ti seatmate ko ni Apo Kong Angelo Marcos Barba and si Vice Gov Cecilia Araneta Marcos. And of course, ating mga local officials, councilors, kapitanes, mayors, vice mayors, and katulad sa sinabi ko, ang ating mga opisyales galing sa mga agencies. And of course, to our beloved President, His Excellency, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., and to our First Lady, Lisa Araneta Marcos. Bago ako magsimula, hingi po ako ng konting pasensya sa inyong lahat. Alam kong late ako dumating. Medyo may nangyari lang sa airport, so na-delay yung flight namin. Pero para naman, pwede akong bumawi. May konting announcement ako na magdadagdag po ako sa grand prize ng raffle ng dalawang NMAX motorcycle po para sa inyong lahat. Kaya nais ko rin magpasalamat sa ating sponsor na pumayag. Hindi pala lahat ng Ilocano kuripot. But to carry on, today is a promise fulfilled, the promise by our national government to bring its services closer to every Filipino. The Bagong Pilipinas Servicio Fair is here to ensure that essential services reach every corner of our nation. From pambansang pabahay applications to the awarding of livelihood kits, AICS, TUPAD, medical and health services, the convenience of passport and wheels, and license renewals, farmer assistance, the reintegration of benefits for our OFWs, and a vast array of government services. We have convened around 40 national agencies here in Ilocos Norte, all dedicated to service our kakailian. Napakasaya po namin dahil mahigit sa 80,000 po ang nag-register ngayong araw na ito. We want every Ilocano to feel and experience the care and support of their government, especially those weathering challenges like the aftermath of Typhoon Egay. Know po that you have our full support. Our local entrepreneurs will also find new strength under the Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa program of the Department of Trade and Industry. Noong September 12, dinala din natin ang ating minamahal na First Lady para sa Love for All dito sa ating probinsya para naman sa mga medical and health services. While we converge in Ilocos Norte today, the same spirit is being echoed in Davao de Oro, Leyte, and Camarines Sur. Sinabi po ng ating minamahal na Pangulo sa akin na baka kung dadala ako, baka kung pupunta ako sa Ilocos na naman, sasabihin ng mga ating kababayan na lahat ng serbisyo pumupunta sa Ilocos Norte. So nagpaalam muna si Apo Pangulo na makikita nyo ata sa live feed, andun muna siya pumunta sa Camarines Sur para ipakita ang kanyang pagmamahal sa ating mga kasamang Bicolano. But in other parts of the country in the coming days, we will also be implementing the same programs that we will be doing here. And our belief has always been anchored in the empowerment of our people and in the unity for nation building for all Filipinos. Kaya nais kong magpasalamat sa lahat ng mga kasama nating ahensya, sa lahat ng mga volunteers sa Mariano Marcos State University na ang ating venue mamaya para sa mga iba't ibang serbisyo. At lalo na, habang andito ako,
gusto kong magpasalamat sa aking district office na alam ko hindi pa nakatulog dahil sa walang tigil na pagpaplano at sa lahat ng ginawa nila para sa event na ito. Kaya palakpakan naman natin. Higit sa lahat, maraming salamat. Diyos unay, tiyag nina, sa lahat ng ating mga beneficiaries na pumunta ngayong araw na ito at ipinakita ang kanilang pagkakaisa para sa pag-unlad ng ating minamahal na probinsya, para sa ating minamahal na bansa. Together, we will forge a future where every Ilocano and every Filipino feels valued, heard, and served, sapagkat dapat palagi ay sama-sama tayo sa pagbangon, sama-sama tayo sa pag-unlad. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, katulad po sa sinabi ng ating minamahal na Pangulo, adatoyen iti bagong Pilipinas. Agbiag, Ilocos Norte, agbiag ti Pilipinas, Apo. Diyos unay tiyag nina. This is Balitang Ilocos Online.